Hello mga kabatal. Update ko ulit kayo sa aking trabaho. Ang trabaho ko sa araw na ito ay injection pump uli. Kaya lang ibang materialis niya, stainless pero 316 ang welding rod niya, pili rod. Bali 8 steeds siya. Marami na siyang cavitation kaya kailangan build upan. Marami ng malalalim. Magle-leak na siya. Yan, kung nakikita nyo yung mga cavitation na yan, kailangan yan build up na. Kasi nag-uumpisa na siyang mag-leak. Ayan, yung iba na build upan ko na. Bali lahat ng corner niya. Yan, ganyan. Kailangan build upan lahat yan. Yan, dami ng cavitation. Dapat build upan siya. Bali 8 steeds ito mga kabakal. Malaki yung impeller niya kisa dun sa unang binildapan ko. Pagkainang ipapamachine uli, balik uli yan sa original na sukat yung flatness nito. Kailangan maganda yung pagka-flatness niyan kasi nagli-leak na yan dito sa mga kuwan na to. Kahit may gasket, nagli-leak. Sige, mga kabakal, tuloy ko ang hinang ko. Did you get ready in the dark or something? 'Cause you look like a beautiful nightmare.
Bali 4:30 na ng hapon. Pahinga na ako. Kasi hanggang 4:30 lang ang trabaho ko. Walang overtime. Kaya uwi na. Bali yung natira, yung balance nito bukas na naman. May mga tira pa. Hindi natapos. Bali, bukas uli.
Ganito lang ang trabaho ko dito, mga kabakal. Kaya yung mga baguhan dyan nag-uumpisa, magsikap kayong matutok agad. Para makapag-abroad din kayo. Sana maging inspirasyon nyo itong trabaho ko para sikapin yung matuto. Kahit walang pinag-aralan, mga kabakal, ako grade 6 lang, pwede, basta magaling ka maghinang. Basta marunong kang maghinang. Sa mga baguhan na nag-aaral dyan, mga kabakal, yung nag-i-start pa lang, mapapayo ko lang sa inyo. Para mabilis kayong matuto, bili kayo ng welding rod na 309 o kaya 308 para hindi madikit. Mag-aral muna kayo ng plat. Maghinang kayo ng plat. Para makuha nyo yung tamang distansya ng dulo ng welding rod sa cut plate. Pag maganda na yung hinang nyo, nakakahinang na kayo ng diretso. Saka kayo magpalit ng welding rod. Kasi pag 70-18, 60-13, madikit. Gamitan nyo ng mapapayo ko sa inyo. Bili kayo ng kwan, 309, saka 308. Madali kayong matuto dyan, hindi yan madikit. Mag-aral muna kayo sa plat. Pag nakuha nyo na yung tamang distansya, palit kayo ng 70-18 o kaya 60-13 para makuha nyo. Pag maganda na ang hinang nyo ng plat, mag-aral kayo ng pilit plat. Tapos pag maayos na yung hinang nyo ng pilit plat, sunod nyo ang vertical. Pag nakahinang na kayo ng vertical, pag maganda na, horizontal. Sunod nyo. Pinakahuli yung plat overhead, pinakamahirap yun. Pero kaya yan, sa umpisa lang. Tsaga-tsaga lang. Pag talagang yan ang passion mo, maghinang. Oo, madali kang matuto. Para makapag-abroad kayo kaagad. Pag marunong kayo, apply kaagad sa abroad. Kung pakiramdam nyo maliit ang nakuha nyong sahod dyan sa Pilipinas, abroad ka agad kayo. May experience lang kayong 2 taon, 1 taon, pwede na yan. Dadaan naman kayo sa interview, saka sa final trade test. Pag pumasa kayo, kahit wala kayong pinag-aralan, patay na. Goodbye na. Mababago ang kinabukasan nyo, basta marunong lang kayong magsumikap sa trabaho. Saka budget sa sahod para matupad ang pangarap nyo para sa pamilya nyo. Sige mga kabakal, good luck sa mga baguhan dyan. Mag-aral kayo mabuti. Kailangan masipag kayo mag-adjust ng welding machine para makuha nyo yung tamang kuryente. Pag tumutulo, ibig sabihin, malakas ang kuryente. Pag panay dikit, mahina yung kuryente. Kailangan tamang-tama para hindi dumidikit. Saka yung timpla ng kuryente, depende sa kapal ng plate na hihinangin nyo. Kailangan masipag kayo mag-adjust ng welding machine para madali kayong matuto. Huwag nyong pilitin pag tumutulo, lalo na pag nagbabaga ng husto, malakas masyado kuryente nyo. Pag bukol-bukol naman, panay dikit, mahina yung kuryente nyo. Bali, pag bumili kayo ng welding rod, nakalagay naman sa karto ng welding rod kung ilang ampirahe yung isi-set up nyo sa welding machine. Pag flat yung hinangin nyo, nakalagay naman yan sa karto ng welding rod na bibilihin nyo. Para hindi kayo maligaw, may instruction yan sa karto ng welding rod kung ilang ampirahe ang dapat nyong ilagay bago kayo mag-start, maghinang. Sige mga kabakal, huwag nyo sanang kalimutan mag-subscribe sa channel ko para umangat yung channel natin. I-like and share nyo na rin, lalong-lalo na yung notification bell. Huwag nyong kalimutan i-click, ilagay nyo sa all para updated kayo sa mga bagong video kong i-upload.
mabigyan kayo ng notification para alam nyo na may bago akong video na in-upload nyo. Lalong-lalo na sa mga baguhan na nag-aaral pa lang, sana maging inspirasyon nyo ang video ito para magsumikap kayo na matuto ka agad. Pag puro pangarap lang, mga kabakal, walang mangyayari. Kailangan yung pangarap mo, sabayan nyo ng sipag. Sipag at tiyaga lang yan. Good luck, mga kabakal. Hanggang sa muli, kung susunod na video, sana huwag kayong magsawa na manood ng video ko. Maraming salamat. God bless.